So maniwala man kayo o sa hindi, 6 years na kami nito. 6 years? Tinuhin mo yun? Kalinyo. May pit kasing helmet yun. Sa katunayan, kakasal na kami. Ay nako, hindi. Yan ay dahil alam namin ang sikreto to any great relationship. Yeah, sikreto to any great relationship. Alam niyo? Sabi nga ng aming ninong, the great Dr. Anthony Cordero, sa lahat ng relationship, dapat, he always has the last word. Ayos yun na! I'm the man! Parang gato rin pala yun eh. I always have the last word. At? Ano at? Ano nga ang last word na yun? Last word? Last word. Last word. Last word. Eddie? Yes, dear? Pao? Oh. Ready ka na ba? Wait lang ha, kasi kinigilig ako eh. Lops, paano nga ba kayo nagkakilala? Ino. Basta magkaklase kami. 11 years na una kaming nagkita, enrollment yun. Alam ko enrollment. Enrollment period sa health service, UP health service sa UP Manila. So, tapos? Yun, siyempre kasi pareho kaming course, intermed, di ba magkaklase na kami. So, siyempre inaalam mo kasi mga kaklase mo. Tapos siyempre, bilang me, Friendly ako eh! Sa kanya, nung nakita namin na inalaman kong intermediate, sa sino pa kilala ko? Of all the girls, hindi, basta maganda si Nita. Yun talaga yun eh, mayroon niya. So parang nung nakita ko sila, wait, cute from girl. So, syempre, pakilala. Wala naman, wala pang mali siya nun, pero cute siya. So, hi, I'm Paolo Medina, kaklase niyo ko. I was like, I'm going to go to the house. Tinanong ko ngayon si Cindy, yung isa pa na may nag-i-friend. Sige, Cindy, ano nga ulit ang pangalan ng girl sa harap mo? Yung cute yung ngiti. Tapos ang magaling na Cindy, kinalabit. Tapos ano nga ulit pangalan mo? Kasi maganda daw yung ngiti mo, sabi niya. No, di yun. Booking. So parang ganun. You've got yours, I've got Len, paano nga ba kayo nagkakilala ni Lops? Magkaklase kasi kami intermed. So, start pa lang yung enrollment pa lang. Ewan ko, umipukid yan na kasi siya eh. So parang, nagpapakilala siya sa lahat ng tao. So parang, hello, hi, ganyan. Tapos so, nakapila kami dun sa health service. So naghihintay na kami dun. Meron itong lalapit sa akin. Lalapit ko naman kilala. Pero kaklase ko daw siya, apparently. Hi, hello. Intermed ka rin. So parang, okay, oo. Yan, pero hindi ko siya masyadong pinansin ng time na yun. Okay. Tapos, feeling ko lang kasi friendly lang siya to everyone. Tapos, yung class before us, nagpaglaro sila ng game. Actually, yung game, ay hindi pala siya game. Parang nagpagawa sila ng awarding sessions. Parang may mga awards yun. Mga most Japorms na guy. Mga ganyan. Form a kid award. Ganyan. Tapos, sorry, akala ko human being ko yun. Tapos yung ano, meron dun, cutest kid award, parang gano'n. Tapos parang, may kumakalabit sa akin sa likod ko, yung kaklase ko. Tapos kanyang. Nalaman ko na eventually si Cindy pala yun. Miss, sorry yun. Miss by town. Miss, tinatanong niya ano daw yung pangalan mo kasi ang cute daw yung smile mo. So,
dikit siya ng dikit sa amin. So, lagi siya sumasama sa amin. Pag lumalabas kami, sumasama siya. Pag, kunyari, lunch, kasi malapit kami sa room, so maglalaki. Feeling ko kasi siya talaga yung lumalapit sa amin. Gusto niya talaga maging friends kami. So, yun. So, pero okay naman yun. Tapos, I think naging malalim or naging close talaga kami kasi parang nagkaroon ng time na na-involve siya sa Christ Youth in Action na org na sa school namin. So, parang, kasi nga na-involve siya sa CYA, tapos parang kumakanta sila doon, tapos nagkakaroon sila ng mga worship night, ganyan. And parang doon kami nag-bond, kasi ako din, parang yun din yung mga bagay na so pinag-usapan, talk about God, and about worship, and all of that. So parang nag-usap kami, tapos nag-share siya sa akin yung mga experiences niya, ganyan, tapos magkikwento rin ako sa kanya. So parang nagkaroon kami ng common ground. Tapos, so parang simula nun, lagi ko na siyang kinikwentuhan, lagi niya ako kinikwentuhan. Paano nga ba naging ngayon? Sabihin na lang natin, hindi siya sa Manila nangyari. Saan ba siya nangyari? Tago natin sa pangalang Palawan. Sa Palawan, sa kagandahan ng Palawan. So paano nangyari? Meron kasi siyang friend na nandiligaw sa kanya. Basta MU, actually MU yata sila. So meron silang mutual understanding mag-uwi. Tapos parang ang pressure kasi sa kanya, basta ayaw niya pa nun magkaroon ng boyfriend. Basta hindi siya ready for a relationship. Eh, I think that person was texting her and calling her up pa. Pag uwi mo dito, magiging tayo na. Pag hindi naging tayo, hindi na tayo magkaibigan. So, yun yung sinabi ng lalaki na yun, yung person na yun. So, kapal naman, hindi mo narinig ko, bukod sa kinabahan na ko, nakita ko, kapal naman ang mukha nun, di ba? Parang, kapal naman ang mukha nun, parang uuwi siya ng Manila. Isa lang, if that person is pressuring you. Sabi ko, I won't pressure you. Pero, I think, compared to that person, I'm the best option. Ganun yun. So, Lops and Len, what do you love most about each other? So, in a word, one word. Yes, pa. Yep. For Len, basahin ako, yung love niya for God, yung love niya for family. Yun yung what I love most about. Kasi, bago ko siya harap, I had to love yung God na mahal niya. So, yun doon ko naintindihan yung it was through her na kasi mas mahalo siya. Really matters anything. How about Len? Oh, in one word, what I love most about him is his passion. Passion for anything. Passion for his family. Passion for his what he does. The work he has. Passion sa... Basta pag meron siyang naisip ang gagawin niya, he puts out his everything sa ito. And that's what I love most and at work his passion. Siyempre, maraming salamat sa family namin, family ko, family ni Len, for everything, lahat ng tulong nila sa amin, lahat ng, siyempre, all the practical stuff dun sa wedding, especially yung, basta, siyempre, yung mga financial aspect, yung mga moral, emotional, and familial support. Pero siyempre, gusto rin, ako personally gusto magpasalamat, siyempre, kay nanay, kasi dyan siya, lagi. Maraming salamat po sa lahat ng tulong at ng support na po na hiningin niyo po sa akin. Hindi lang po sa akin, hindi kay Len over the years. Siyempre, medyo nakakalukot, pero question sa tatay na wala dito. Masaya sana kung if you were here to celebrate with us. Pero I know you're celebrating up there in heaven. Pero gusto rin, salamatan kapatid ko, aking best man, Carlo, thank you sa supporta mo, tsaka sa pagdating best man, tsaka sa pagiging kapatid. Siyempre, hindi pwedeng kalimutan si Tita Lala, Tito Alvin, si Shine, si Nathan,
yung support na family, siyempre dalawa na sila yung nanay. So maraming maraming salamat po. Lo, ang daming pinaka salamat pero yun. Basta maraming maraming salamat po sa lahat ng suporta, pagmamahal. Siyempre siguro po yung magandang ehemplo din na ipakita niyo po sa amin sa pagbuo ng isang pamilya. Sa pamilya din ni Len, kila, siyempre pwede ko na po kayong tawagin mama, papa, ate Eden, sa kanyang extended family sa Pagsanghan, extended family niya sa Pampanga na I can't wait to meet. Maraming maraming salamat po for accepting this part of it. Ako, nagpapasalamat lang po ako talaga unang-una sa pamilya ko dahil sa pagtanggap niyo po kay Paolo at sa pamilya niya sa pagtanggap niyo po sa akin. Because wala na po akong ibang mahihiling pa or mahihingi pa sa isang pamilya dahil sa inyong lahat. Salamat po sa pagmamahal po ninyo na binibigay niyo po sa amin sa kung ano-ano man yung paraan na naipapakita niyo po sa amin. And that in itself is so much more than I could ever ask for. So thank you po. And syempre, thank you rin po sa inyo dahil pinalaki niyo kami ng ganito. Salamat po sa pamilya ni Lobao na pinalaki niyo siya ng ganito dahil isa po siyang mabuting lalaki na mabuti. At alam ko po na dahil sa pagbabalaki niyo sa kanya, magiging isa siyang mabuting asawa. At alam ko rin po na dahil sa pamilya ko, pinalaki niyo po akong ganito, pinalaki niyo akong tama, na may pagkakakilala sa Panginoon. At alam ko po na dahil po doon, yun lang po yung dahilan kung bakit alam ko na magiging isa rin po akong mabuting asawa sa kanya. So, lang mo sasabi ko. Sinabi niyo lahat. Supportahan niyo po kami. Supportahan niyo po kami sa, syempre, yung ano po eh, parang yung kasal, yung wedding, isang araw lang yan, kasiyahan, syempre lahat ng pamamahal niyo dyan. Pero, supportahan niyo po kami as we go through life together as a husband and wife na kasal, yung marriage, yung mas importante. We look forward to sharing our years together with you, our family. Sobra po namin na na-appreciate it. So without you, we are nothing. And thank you kasi, yan, thank you. We love you. Panalangin ko sa habang buhay, makapiling ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. At hindi papayag ang pusong ito, mawala ka sa aking piling, mahal ko iyong dinggin. At wala nang iba ang mas mahalaga sa tamis. Panalangin ko sa'yo.